nakakahiyang experience. Lahat naman tayo may kanya-kanyang nakakahiyang experience, di ba? Eh, ang masama pa nun, nangyayari ito sa harap ng maraming tao. La, tumatawa na lang mag-isa, oh. Baliw ata yan. Wait. Marami na akong naranasang nakakahiyang pangyayari sa buhay ko na ikikwento ko sa inyo ngayon. Pero hindi ito yung nakakahiyang ginawa sa inyo ng crush mo na binasted ka lang. Aruy, kuwawa ka naman. At least ako ngayon may jowa na. Ikaw. Anong kailangan kong gawin? Sana all. Naalala ko nga nung elementary ako nun eh. Ewan ko ba kung anong nasa isip ko nun, ba't parang lumulutang ako sa all-up ng mga oras na yun eh. Paano ba naman kasi ang oras ng pagpasok ng elementary, 6 a.m. Oo, 6 a.m. Pero dahil tulog pa ako ng mga oras na 6 a.m, 7 a.m. talaga ako pumapasok. Eh. At bumalik na nga tayo sa ating kwento. Ang nakakahiyang nangyari sa akin nun ay yung naglalakad ako sa hallway tapos di ko alam kung bakit ba ganun na lang makatitig sa akin yung mga tao. Wala naman akong dumi sa muka. Di ko rin naman kasing gwapo si Enrique Hill. Eh kaya naman pala ganun na lang makatitig sa akin yung mga tao. Yung suot kong pang-ibaba, palda. Di ko din alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yun eh. Siguro kung napicturean ako nun tapos usong fb.com, magbabiral agad ako nun. Hashtag lutang na tomboy. Yawa. Sana all. Ito pang isang nakakahiyang pangyayari sa aking buhay. Grade 9 ako nung nangyari sa akin to. Maglilipatan na kami nun papuntang second subject namin. Eh para na naman akong ewan dahil kagaya kanina, lumulutang na naman ako sa all up. At dahil lutang na naman nga ako ng mga oras na yun, eh hindi ko na malayan na ibang tao na pala yung kasabay ko. At ito nga yung nangyari. Pre, saan ang room natin ngayon? Wait. Bakit, pre? Pasensya, pre, pasensya. Kala ko classmate kita kasi... Yawa, Ivan. Lutang pamor. At ito pang isang nakakahiyang pangyayari sa buhay ko. Alam nyo ba yung kinatatakutan ngayon sa kalsada? Ito yun, no? Ito. Kapag nakakakita ka nito, iba talaga yung tugudog ng dibdib mo, eh, no? Tugudog. Tugudog. Ang nangyari nun, kalalabas ko lang nun sa kalsada, tapos ilang minuto pa lang ako nasa kalsada, eh, bigla na lang tong sumulputsik tugudog. Eh, nasaktuhan na wala akong face mask ng mga oras na yun. Sa sobrang pagkataranta ko nun, eh, naisipan ko na lang tumakbo. Eh, ang kaso, sa unang hakbang ko pa lang, nadulas na ako, at ito ang nangyari nun. Tayo'y mag-ocho-ocho, ocho-ocho. Yawa, para pahiya na naman si Kuya nyo, Ivan. Pero shoutout din sa mamang pulis dahil hindi naman niya ako hinuli. Napakabait mo po. Eh ang kaso, tinawanan niya ako. Ayos lang yan, Ivan. At dito na nga magtatapos ang aking nakakahiyang experience. Mag-suggest pa kayo guys ng mga pwede kong ikwento para makagawa na agad ako ng animation. Pero bago ko tapusin ang aking video, eh magpapasalamat muna ako sa gumawa ng music para sa aking YouTube channel na Ivanimation. Napakaganda nung ginawa nila sa akin. Salamat Mambulenius Rhyme Record. Sana mag-subscribe din kayo sa kanila dahil napakaganda nga ng mga music na ginagawa nila. Tulad na lamang nitong piniplay ko ngayon. Subscribe kayo sa kanila, ilalagay ko na lang ang link sa baba. At i-follow nyo yung Facebook page nila and like lagi yung mga video. Thank you nga pala ulit, Mambulenius Rhyme Record. Oh, you're the best one. Ikaw ang idol ko. Ivanimation.